Ngayon pa lang araw po sa Bautisa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ngayong araw po ito, mga ka-blessed, ipapakita po natin yung house tour po natin sa ating pong project sa May Mabalacat. Salamat po sa Panginoon, natapos po yung project po natin ito. Nag-start po tayo ng March, natapos po tayo ng July. So March, April, May, June, July. So nasa 4 months time frame po yung construction po natin dito. Kasama na po dito yung demolition po natin. Kasi old house po siya, so dinemolish po natin. Tapos nagtayo po tayo ng bagong structure. So papakita po natin sa vlog po natin ito. Yung pong start po ng demolition hanggang matapos po yung bahay, hanggang sa house tour. Yan, maraming salamat po sa mga client po natin. Sasabihin ko na po yung pangalan, si Tita Ofelia. At saka po kay Colonel Carlos. Ayan, kay Tito Carlos. Ayan, maraming salamat po. Maging sa lahat po ng mga nakausap po namin, sa mga anak po niya, kay Ma'am Juliet, kay Sir Vic. Ayan, nasa Norway po. Ayan, hindi ko alam kung nakauwi na po sila ng Norway niyan. Kapag po pinanood po nila yung vlog na ito. Pero umuwi po kasi sila para po sa ano, para po makita po yung bahay. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga clients po natin na patuloy na sumusuporta sa Blessed Builders. Ayan, maraming salamat po. At the moment po, may mga ongoing po tayong project sa Lakeshore, sa Covelandia, meron po sa may San Isidro Magalang, meron po sa Santo Rosario Magalang. Tapos may open pa po tayo yung project. Ayan, abangan nyo na lang po yung next vlog kung kaya, kung saan po tayo, kung saan po yung new project po natin. At salamat po sa Panginoon na patuloy po yung pagpapalang kaloob po niya sa atin. Ayan, before po tayo magsimula, share ko lamang po yung napakagandang verse sa Matthew chapter 21 verse 22, ang sabi po dito, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Alam niyo po, ano man po yung pinapanalangin po natin, maaring wala pa po yan at the moment. Pero sabi nga po, manalangin lamang po tayo na may pananampalataya. Darating po yung araw, ipagkakalob po yan ng Panginoon. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan mga ka-blessed, nandito na po tayo ngayon sa bago po nating site. Ayan, salamat po sa Panginoon na meron na naman po tayong bagong blessing. Ayan, na gagawin po sa may Mabalacat, Pampanga. Ayan, shoutout po sa lahat po ng Mabalakenyos. Ayan, sige po, pasok po tayo. Ayan, so pagpasok po dito, ayan, airport po siya agad. Tapos dito po sa may side, ayan, yung pong garden. Ayan, garden po. Ayan, dahil pang mga halaman, o. Oh. Ayan, validate po pala ngayon. Start po ng demolition po natin. March 9. Ayan, so pagpasok po. Ayan, dito po yung pinaka sala po ng bahay. Ayan, o. Oh. Alam mo pong medyo matagal na yung bahay kasi yung ginamit pa po dito is parang marble po siya. Yan, marble stone. Tapos dito po yung kitchen and dining. Tapos ito yung banyo po nila. Yan yung banyo. Tapos ito po yung para extension po ng kitchen. Nag-aasinta na po sila dito. Natapos na yung tie beam. Ayan, nasintahan na po. So, check po natin yung progress. Ayan, nandito po ako ngayon sa may bandang harapan po ng site. Asinta na po yung itaas po ng biga. Ayan, ayan po yung biga. Tapos nakasinta na po. Para po sa roofing na po niyan yan. Ayan, oh. Ongoing na po yung pag-roofing dito. Tapos may mga portion po na napalitadahan na. Ano? Ito po yung mga groove. Ayan, since extend po yung roofing yan hanggang dito. Ayan, sa may part po na to, kailangan po namin maglagay ng posta niyan dito. So, masyado pong mahaba yung parking niya, nasa 6 meters. Tapos yung dito po nasa 7.6, pwede po siya kakayanin. So kailangan po namin maglagay ng poste niyan dito. Ang poste po dito.
Yan, naka-cover na po yung garahe po natin. Yung may sinasabi ko, lumang po ng garahe. So, from dun po, sa may right side, yan, papunta po siya hanggang dito. Ayan, oh. Alas na-cover po yung buong bahay. Ayan, ongoing po yung pagtatas dito, yung pag-finish po natin. Ayan, nalagyan na po ng tiles yung harapan po ng fence. Ayan, check po natin, pati po yung mga wood tile dito. Ayan, okay na rin po. Ayan mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa ating pong project dito po sa may Mabalacat. Ayan, after 4 months po ng pagtatrabaho, salamat po sa Panginoon at natapos po yung project po natin dito. Shoutout po muli sa lahat po ng mga ka-blessed po natin na taga Mabalacat. Ayan, bali ito pong project po natin na to, meron po siyang total lot area po na almost 300 square meters. Tapos yung total floor area naman po bahay is nasa 185 square meters. Mamaya po, papakita ko po yung details, pero itong bahay po na to, meron po siyang 4 bedrooms, meron po siyang 2 bathroom, meron pong pantry, meron pong terrace, at meron po tayong dirty kitchen, at meron din po tayong napakaluwang na parking. Sige po, pasok po tayo para makita po natin siya. Ayan mga ka-blessed, ito po yung sinasabi kong parking area po sa bahay po na to. Ayan, kung papakita po natin yung space, pwede pong mag-fit po dito hanggang actually tatlong sasakyan po. Kasi po yung sukat po nito nasa almost 40 plus square meters. Dito naman po sa may portion na to, ito po yung parang magiging garden area. Yan. Garden area po. Meron pa po tayong enough space po dito. Yan, tayo lang po ako dito para makita niyo po yung spacing po natin. Tapos ito pong dito, sa may side ko, ito naman po yung access po natin papunta po sa laundry and dirty kitchen. So mamaya po, punta po tayo doon para makita niyo po yung spacing natin. For the meantime, proceed po muna tayo dito sa may main entrance po ng bahay. Yung pong terrace po niya. Ayan, bali yung terrace po natin is open concept po siya, wala po siyang grills, meron lang po siyang stair, bali dalawang hakbang po yung stair po niya, tapos yung pong sukat po ng terrace po natin, ipa-flash na lang po namin sa video. Itong space naman po dito, the other side po ng bahay, access po yan papunta po sa may storage natin. Ayan, nasa 2 meters po yung spacing po natin dito. Ayan, bali yung storage po na yan, pinaayos lang po natin, pina-repaint lang po natin, tapos pinaayos lang po natin yung bubong para po meron pa rin po silang storage kasi hindi na po natin dinemolish yan. Ayan, sige po, pasok na po tayo sa loob para makita po natin yung interior. Mga ka-blessed, upon entry po sa bahay, ayan, bubungad po sa atin yung napaka-luwang pong living area. Bali, ito pong place na to, ayan, hanggang dito, ito po yung magiging pinaka-living area po nila and then dito po yung pinaka-TV wall po nila. Thank you.
nandito naman po sa may side po na to, ito po yung magiging dining area po ng bahay. Itong portion po na to. And then sa area po na to, ito po yung kitchen po natin. Meron po tayong bar counter dito. Tapos pwede po silang maglagay ng bar chair po dito para po meron po tayong upuan. And then dito naman po, makikita po natin, kung papansin niyo po, sinama na po ng mga client po natin yung package ng mga cabinets. Kung minsan po kasi hindi po umaabot sa budget yung cabinet, pero sa project po na to, sinama na po natin yung package po natin para sa mga cabinet. Baling mga ginamit po natin cabinet, these are laminated cabinets po. Ayan, meron po tayong storage dito. Ayan, baling yung refrigerator po niya, dito po siya ilalagay. Ayan, napakarami po storage, meron po storage dito. Ayan, pwede po yung dito, meron po mga drawers. Ayan, so mamaya po, papakita ko po in details kung ano po yung mga design po ng mga laminated cabinets po natin. Tapos dito po yung sink. And then dito po yung stove po ng client po natin. From our kitchen area naman po, punta po tayo unang-una sa may master's bedroom para makita po natin yung dito. Ayan, bali dito po yung master's bedroom, pinakamalapit po sa may main door. Ayan, so upon entry, ayan, bali makita po natin yung space natin para sa bed, para po sa TV wall. And then on my right side, makikita po natin yung wardrobe and yung bathroom po. Okay po, pasok po tayo dito sa may wardrobe area. Kung papasin ninyo po, yung pong wardrobe, yan, sinama na po sa package. Tapos meron po tayong vanity mirror dito. Yan, meron din po mga drawers dito. Mamaya po, papakita ko po yung details. And then, proceed po tayo dito sa may banyo. Ayan, ito naman po yung spacing po ng banyo po natin. Meron na po palang sliding glass dito. Ayan, pinasama na po nina tita yung sliding glass po natin dito para mo meron pong protection against water pag po naliligo. And from our master's bedroom, proceed naman po tayo sa ating bedroom 1. Dito lang po siya sa may left side ko po. Ayan, check po natin yung room po dito. Ayan, ito po yung spacing po ng room po natin. Ipa-flash ko na lang po sa video kung ano po yung sukat po ng room na to. And from room 1, proceed naman po tayo sa second bedroom po natin. Dito lang po siya sa may side. Ayan, ito pong bedroom na to. Same lang po yung design po natin sa kabila. So, i-flash ko na rin po kung ano po yung size po ng bedroom number 2. And so after po ng bedroom 2, yan, proceed na po tayo sa next door. Katabi po ng bedroom number 2, ito po yung magiging common toilet and bath. Yan, sige po, para makita po yung space, mas maluwang po yung bathroom na to compared po dun sa kabila. Yan, dito po ako para makita po yung space. Yan, tapos i-flash ko na lang po yung size po ng bathroom po dito. Ayan,
Yan, from our common toilet and bath, yan, move naman po tayo dito sa dalawang door na to. So, unahin na po natin yung door dito. Bale, ito po, ito pong door po na to, ito po yung pinaka-pantry po. Yan, ng mga client po natin. Yan, papansin niyo po, may mga shelves na po dito, pinasama na rin po sa package. Yan. Ito po yung spacing niya, hindi po siya ganun kaluwang, pero tamang-tama lang po yung spacing para magkaroon po tayo ng storage dito. Bali pa letter L po yung storage po natin dito. And then, meron din po tayong cabinet dito na nakasara para po sa mga walis at saka po dustpan. Yan, na-request po ng client po natin. Okay, so after po sa pantry po natin, proceed po tayo dito sa may another door. Bali, ito po yung magiging guest room po nila. Yan, so sana all may guest room. Yan, hindi po siya ganun kalakihan. Yan, i-flush ko na lang po yung sukat po ng bedroom po na to. Ayan, from our guest room, ayan, proceed naman po tayo dito sa may back door po natin. Ito po yung access papunta po sa may dirty kitchen na nakita po natin kanina sa may harapan. Ayan, paglabas po dito, ayan, napakaluwang po ng dirty kitchen ni Tita. Hindi po siya mukhang dirty. napakahaba po ng kitchen sink. Nasa 3 meters po ito. Yan po yung request ni Tita. Tapos yung mga cabinets po na to, yan, na-recycle po namin. Yan, kasi po, dun sa lumang bahay, yan, nagpalagay po sila ng mga cabinet na aluminum. Yan, so sayang naman po. So, nilipat na lang po namin siya dyan. Para meron, at least naka-cover pa rin po yung ibabang portion po ng dirty kitchen po natin. Yan, tapos ito po yung pinaka-space po niya. Pwede po sa laundry. Yan, pwede pong dito magluto. Kapag halimbawa, yung mga niluto po nila is talaga yung mga nangangamoy. Halimbawa, yung mga isda, yung mga alamang. Yan, pwede pong dito magluto. Okay, mga ka-blessed, after naman po nating mag-house tour, ayan, kasama po ako sa video. So, mag-video naman po ako, gamit lang yung camera para makita niyo po siya in full details kung ano po yung mga materials na ginamit po natin sa bahay. Ayan, mga ka-blessed, mag-house tour naman po tayo, gamit po yung camera po natin para bigay ko po in details yung mga ginamit po nating materials sa bahay. Ayan, so mag-start po muna tayo dito sa labas. Yung mga kulay na ginamit po natin dito is sil gray po. Ayan po yung darker color po ng gray na ginamit po natin. Itong grills po na to, kulay sil gray po siya. Tapos gumamit po tayo ng white lining. Ayan, kulay white po yung paint po na to. Tapos yung mga ginamit po nating materials po dito is 60 by 60 na tiles. Ayan, yung pong texture po niya is magaspang po siya, pero yung kulay po niya is light gray po. Ayan, mas advisable pong gamitin yung mga lighter color, lighter tiles kapag nababasa po siya sa labas o kaya kapag outdoor po siya. Kasi po kapag kulay dark po yung kulay na ginamit na tiles po natin, o darker color yung ginamit po natin ng mga tiles, ang mangyayari po is mamumuti po yung mga tiles na yon. Sa kaya po advisable po na kulay light gray po yung mga gamitin po natin, or lighter shade po yung mga gamitin po natin. Tapos dito naman po sa may poste po natin, poste po ng gate, yung mga tiles na ginamit po natin dito, ayan, sukat po niya is 30 by 30. Ayan, tapos yung texture po niya, semi-gloss po siya. Ayan, parang natural stone din po yung design niya. Ayan, yung pinili po natin is light gray din po siya para po kahit mabasa, hindi po siya mamuti. Ayan, tapos yung kulay naman po ng gate po natin, sil gray din po. Sil gray, ayan, yung grills po natin sa taas. Tapos po yung request po ng mga client po natin is naka-cover po yung ibaba. Kaya naglagay po tayo ng covering dito, so hindi po siya nakikita. Hindi po nakita yung loob. Ayan, tapos dito naman po sa may side na to, dito po yung
pinaka pedestrian gate po natin. Nasa 1 meter po yung lapad po ng pedestrian gate po natin. Yan, tapos naglagay po tayo ng dalawang lamp dito. Isa po dito sa may right side, tapos isa po dito sa may left side. Yan. Tapos yung mga kulay naman po ng mga ginamit po nating flashing dito. Yan, kulay choco brown naman po. Yan, yung ginamit po natin. Tapos yung mga spandrel po natin, saka po yung mga fascia cover po natin, kulay puti naman po. Yan. Sige po, pasok po tayo sa loob. Yan, so upon entry po sa ating pong pedestrian gate. Yan, which is yung dito po. Yan, atras po para makita nyo po ng buo yung gate. Yan, so upon entry po sa may pedestrian gate po natin, yan, makita po natin agad yung parking po natin. Yan, baling ginawa po namin, supposedly po kasi nakabubong lang dapat yung parking area, which is ito po, hanggang dito lang siya dapat. Yan, 6 meters po kasi yan, hanggang doon. Supposedly, yan lang po dapat yung naka-roof po natin, pero sinama na po natin ito. Itong pedestrian gate, para hindi po siya nababasa. Yan. Bali, yung naging sukat po niyan, yung buong parking po natin, naging 7 meters po yung lapad po niya. Tapos yung mga gate po natin, since hindi po ganun kaluwang yung road po natin sa may harapan, so nagpo-fold po siya. Yan o. Naka-divide po siya ng apat na portion. Yan, isa po dito. Yan, tapos isa po dito, pangatlo, tapos yung pang-apat. So, folding swing gate po yung gate po natin dito. Tapos dito naman po sa may right side. Yan, naglagay po tayo ng mga groove design po dito para hindi lang po siya plain. Ayan, tapos meron po tayong faucet dito. Ayan, may naglilinis pa po kasi kanina. Ayan, dyan po yung mga panglinis. Ayan, tapos dito naman po tayo sa may side na to. Ayan, ito po yung access. Papunta po sa may dirty kitchen. Ayan, kung nakita po yung dirty kitchen kanina, ayan, dyan po siya. Ayan. Tapos dito naman po tayo sa mismong wall po ng bahay, yung mga ginamit po nating tiles dito, or these are wood tiles po. Yung sukat po niya is nasa 20 centimeters by 100 centimeters. And bali naglagay po tayo ng tile design po from floor hanggang sa itaas po siya. Yan, sa may spandrel po. Tapos dito naman po, sa may side po natin, bali groove design po yung nilagay po natin dito. Yung kulay po niya is kulay steel gray. Yan. Tapos yung lighter gray naman po, yan yung dito po, smoke gray naman po yung ginamit po nating kulay. Yan. Tapos nilagay po tayo ng center light dito sa may gitna. Tapos yung mga window po natin dito sa may master's bedroom po kasi yan. Yan yung mga ginamit po natin window dito. These are awning window. Yung nabubuksan po is yung sa may itaas. Yan. Di na po namin pinalagay na nabubuksan po yung dito kasi pag binuksan po yung dito, nakasagabal po siya. Dito po sa may parking area. So yung sa itaas na lang po yung nabubuksan po na awning window. Yan, tapos naglagay din po tayo ng white lining dito para hindi po siya masyadong plain tingnan. So meron po white lining dito hanggang doon po yan sa may gilid. Ayan po sa may gilid. Tapos sira naman po yung portion po ng terrace po natin. Yung mga ginamit po natin tiles dito is same po nung tiles po natin doon sa may wall sa labas. Ayan, 60 by 60 na tiles po yung ginamit po natin. Ayan. Bali, ito po yung magiging view po natin yan if nandito po tayo sa may terrace. Ayan, at kung papansin nyo po, yung pong finish po natin ng flooring po natin sa terrace is rough finish po siya. Cement finish lang po siya.
In the future po, yan, possible po na papalagyan po ng tiles yan ni Tita, Tita Ophelia. Pero for the meantime, yan, pina-rough finish po muna nila siya. Yan, dito naman po, ito po yung access na sinasabi ko kanina sa may, pupunta po sa may storage. Yan, dito po, sa may left side ko po, may makita po tayong big window po dito. Yan po yung request po ng client po natin para yung natural light po is pumasok po sa loob. Kasi po, ito lang po yung window niyan sa living. Itong window na to, tsaka po yung window na to sa may entrance. Yan. Tapos kung papansin niyo rin po, meron po tayong kulay yellow color dito. Ayan. Favorite kulay po kasi ni Tita is yellow. So nagpalagay po siya ng yellow groove lines po dito. Ayan. Kulay, yung kulay po ng yellow na to is cheesy yellow. Ayan. Mukha po siyang cheese. Ayan. Cheesy yellow. Ayan. Tapos ito pong sa side na to. Ayan. Ito po yung papunta po sa yan, storage. Tapos may access pa po dito papunta po sa may dirty kitchen. Sige po, balik po tayo sa main door. Tapos po pala si Natita, nagpa-add na rin po sila ng screen door. Yan, so pina-request na rin po namin yan. Yan po kasi supplier po namin ng window, gumagawa rin po sila ng screen door. So pinasabay na po namin. Yan, so pagpasok. Yan, pag po kasi open concept po yung bahay. Yan, pagpasok po sa bahay, kitang-kita na po lahat. Yung pong sala, yung pong kitchen, yung pong dining. So yan, kaya nagmumukha pong maluwang yung bahay. Ayan, tapos yung mga doors na ginamit po natin, ayan, solid panel doors po yung mga ginamit po natin dito. Ayan po yung kulay niya. Kulay brown, tapos meron po tayong accent na kulay black. Tapos yung mga doorknobs po natin, kulay bronze naman po. Ayan, kulay bronze po yung ginamit po natin. Tapos meron po tayong deadbolt dito para for security. Ayan. Ayan, tapos meron po tayong another backup lock po dito sa may itaas. Ayan. Ayan, so ito po yung view po natin yan. If nasa main door po tayo. Ayan, kita po yung mga doors ng doors po ng mga kwarto. Ayan, master's bedroom, bedroom 1, tapos bedroom 2, tapos yung pong banyo, and then yung pong guest room, and then yung pong pantry po natin. Dito po muna tayo sa may sala. So ito po yung pinaka design po ng ceiling po natin. Yan, so cove ceiling po yung design po ng ceiling dito. Bali single drop po siya. Bali yung buong ceiling portion po. Yan. Meron po siyang cove ceiling. Tapos the rest of the house po, yung mga ceiling po nila is flat ceiling na po siya. Yan, same po dito sa may dining and kitchen. Yan, flat ceiling po siya. Tapos meron po tayong mga ilaw dito. Yan, nagpalagay po tayo ng linya po ng ilaw dito para meron po tayong ilaw dito po sa may bar counter. Yan. So, sa bar counter naman po, makita po natin yung maginamit po natin tiles dito is kulay light gray po. Bali, natural stone din po yung design niya. Gloss po yung texture niya. 60 by 60 po yung size niya. And then, kung makikita nyo po, yan, yung mga ginamit po natin tile trim dito. Ayan po siya. Kulay silver or parang stainless po siya. Yan po yung nilalagay po natin sa mga edging po ng mga tiles po natin para mas malinis po siya tignan. Ayan o. Ang gilid na to, hanggang dun po sa may gilid. Tile trim po yung mga ginamit po natin na silver. Ayan, so ito naman po yung kitchen po natin. Same din po yung backsplash po natin, yung pong tiles po natin dito sa may kitchen. Same din po yung tile design na ginamit po natin. Ayan, tapos ito po yung mga kasama pong faucet. Stainless din po sila.
Tapos ito po yung mga cabinets. Yan. Sinama na po yung kitchen cabinet package. Yan, close up po lang po para makita niyo po yung design po ng mga laminated cabinets po natin. Yan, tapos yung handle po niya, silver po siya. Yan. Napaka-importante po ng kitchen cabinet. Yan, para po at least yung mga kalat po, yan, hindi po nakalitaw. Tapos itong portion po na to, ginawa po natin siyang open shelves para po ma-maximize po natin yung space dito. Yan o. Meron po kasing hindi nagagamit na space kapag pinasarado po natin ang buo ito. Kaya po in-open po natin yan dito para at least yung mga kailangan po na easy access, yan, pwede po natin lagay dito. At para na rin po ma-maximize po natin yung space dito po sa loob. Tapos sa baba naman po, yan, meron po tayong mga drawers. Yan. Mga drawers na ginamit po. Pati po dito, yan, meron din po. Mga storage. Tapos yung mga pull-out naman po, dito po siya nilagay. Yan. Para po sa baso, pati na rin po sa, ano, sa pinggan. Yan o. Bale, si Natita na pong nag-provide niyan, in-install na lang po natin. Yung po kasing package po natin sa cabinet is cabinet lang po siya. Lahat po ng mga pull-outs and other accessories, ipoprovide po siya ng mga client natin. Yan. So, after po dito, sa may kitchen, proceed po tayo sa may master's bedroom. Yan. So, ito po yung master's bedroom po natin. Yan yung po yung awning window kanina sa labas. Nakita po natin. Tapos, flat ceiling po. Yan yung mga lighting accessories. Yung mga client po yung nag-provide dyan. Tin-install lang po namin. Tapos, yung mga tiles po pala na ginamit po natin dito is kulay white po yung design. Marble white po yung design. Lahat po ng flooring natin hanggang dito po sa may sala and dining, yan, magkakamukha po yung tiles na ginamit po natin, 60 by 60 po. Yan, tapos tong access po na to, yan po yung magiging wardrobe. Yan po yung magandang design kapag po may wardrobe po kayo, mas maganda is nakatabi po siya sa ano, sa may banyo. Yan. So, design na ginawa po natin dito sa dito po sa wardrobe, yan, meron po sabitan ng sabitan po ng damit dito sa itaas, meron din po dito sa may ibaba. Yan. Tapos the rest po, yan, open shelves po, yan, para po sa mga damit. Yan, mukhang marami pong damit si Tita. Yan, tapos meron po tayong vanity mirror dito at meron din po tayong mga drawers dito po. Yan, so same din po yung mga design na ginamit po natin dito. Ayan, light brown po. Light brown wood po yung kulay. Ayan. Tapos from dito po, sa wardrobe, ayan, katabi po niya is yung po banyo. Ayan. Meron rin po siyang kitchen cabinet. I mean, bathroom sink cabinet. Ayan, pinasama na rin po. Tapos yung mga accessories po, ayan yung mga ilaw, ay yung mga mirror, yung mga towel rack, yung mga tissue holder, yan, pina-install na po sa amin. Balik provide po ay sina Tita Ofelia. Yung mga toilet po natin, yan po yung mga usual na gamit po natin. Sa tiles naman po, yung po mga gamit po natin dito tiles is 60 by 60. Na kulay light gray, yan po yung design po niya. Light gray, tapos meron po tayong wood accent po dito. Yan, para hindi po siya plain tingnan. Yan, wood accent po. Yung pong size po ng wood na yan is 20 centimeters by 100 centimeters. Yan, meron din po tayong patungan po ng mga sabon dito. Tapos yung pong shower na Tita, yan, nagpa-upgrade na rin po sila. Ayan. So, mas maganda po yung shower na ganito. Yung po kasing mga kasama sa package po natin, yung mga regular na hand shower lang po. Pero ito po, yan, buo na po siya. Pati po itong sliding, yan. Shower enclosure, yan, pina-add na rin po yan ni na Tita.
And so after po dito po sa master's bedroom, proceed po tayo sa kabilang room. Okay, from master's bedroom, yan, ito naman po yung room 1 po natin. Yan. So may aircon na rin po, pinalagay na po ni Tita. Same po yung tile design po natin. Yan. Tapos dito naman po sa may bedroom 2. Yan, same din po yung design po niya. Yan. Ito po yung flooring po natin, same din po. And then proceed na po tayo dito sa may common toilet and bath. Yan, mas maluwang po ng konti yung dito. Pero kung titignan po natin yung design po niya, sa kabilang bathroom, identical po yung design. Pati po yung mga yung pang-sing-sing po natin, pati po yung mirror, pati po yung accessories, yan, same din po. Pati po yung wood tile dito, yan, same din po siya. Ganyan din po yung shower enclosure po natin. Yan, tapos dito na po tayo sa may pantry. Yan, pantry po natin, close up po lamang po. Ano, yung buong storage po natin hanggang itaas po siya. At kung papansin niyo po, kung may plano po kayong magpagawa ng mga ng pantry or storage, make sure lamang po na yung sa pinakababa po natin, yan, mas malaki po yung space. Yan, para po sa mga malalaking bagay po na i-stock po natin, nasa ibaba lang po sila. Yan. Malaki po yung space, tapos papansin niyo po, lumiliit po yung sa itaas. Para yung mga magagaan na bagay po, yung mga maliit na bagay na sa itaas po. Yan, ito po yung sinasabi ko kanina, naka-cover po ito. Yan o. Yan, para natatago po yung mga dapat itago. Yan, yung mga walis. Yan, yung mga dustpan po, dyan po natin siya ilalagay. Yan. Yan po, proceed na po tayo dito po sa may guest room. Yan. Yan, hindi po siya kalakihan. Pero pwede na po, para mo sa isang guest room. Yan, tapos yung lahat po ng mga rooms po natin, nagabang na po tayo ng mga saksakan ng aircon. Yan, no? Para anytime po na gusto po nila magpa-aircon, ayan, at least po, madali na po siya. Papabutasan na lang po. Okay, proceed naman po tayo ngayon sa ating dirty kitchen. Yan, yung screen door po na to, yan, pinaad din po ni Tita. Yan, so, pagpunta po dito, yan, pakita ko lang po yung view, yung full view po niya, yan. Tapos yung pong ceiling po natin dito, naka-spandrel din po tayo. Yan, tapos yung pong tiles po sa loob, same po yung tiles po dito, yan. Para po sa stove ito, kaya meron po tayong mga butas dito. Yan, tapos yung pong ginamit po nating sink dito, same din po sa sink sa loob. Yan. Yan, at before po pala ako matapos, gusto ko lang pong i-credit yung pong camera woman po natin. Yan, o. Yan, si Mrs. po. Siya po yung nagka-cameraman kanina. Camera woman pala. Yan. Ayan mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Dito po sa house tour po natin sa ating Mabalakad project. Ayan muli po, sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kaluwalhatian, sa lahat po ng mga natatapos po namin project. Alam naman po natin na lahat po ng mga blessing, lahat po ng pagpapala ay galing po yan sa Panginoon. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagsakripisyo, sa lahat po ng mga nagpagod, ayan, mga nagtrabaho po sa bahay po na to para matapos po ito in 4 months. Alam ko po na hindi po ganun kadali natapusin po yung project na ito in 4 months time frame, pero salamat po sa Panginoon at natapos po siya. At maraming salamat din po sa mga client po natin, si Tita Ofelia, ayan, babanggitin ko na po yung pangalan, si Tita Ofelia, yung pong mga anak po niya, si Ma'am Juliet, at saka po kay Sir Vic. Ayan, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. At kung nagtatanong po kayo kung magkano po yung price po ng bahay, mag-message na lamang po kayo sa ating FB page para po ma-assist po namin kayo. Yung po kasing price
pricing po ng construction, iba-iba po siya per location. Possible po iba po yung pricing po natin sa Pampanga, sa ibang location po, sa Bulacan, or other location po na cover po namin. So mag-message lamang po kayo para ma-assist po namin kayo. Na maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.